Diyos in, sa wakas na bulabog na Roque na Bisto, PhilHealth, grabe korupsyon. PBBM, tamba na taranta. Ano ba yan, PhilHealth? Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Pinoy News TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko, ayun, lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion, pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay, ayun, sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tama! Tumawag po kayo, PhilHealth, dito kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo mali ako at sabihin nyo kung ano yung more noble causes at sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Galit na galit si Attorney Harry Roque dito sa nangyari sa PhilHealth. At ano ba ang nangyari sa PhilHealth? May corruption bang nangyari sa PhilHealth? Bakit galit na galit si Attorney Harry Roque? High blood sa inilaang pondo ng PhilHealth na para umano sa more noble causes. So, marami raw mga dahilan itong PhilHealth na hindi nagugustuhan ni Attorney Harry Roque. Okay? Pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion, pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Yun si Attorney Harry Roque. Tama yun. Kung ang mga Pilipino, mga kababayan natin ang naaapektuhan dahil sa mga ganyang klaseng anomalya, eh syempre, dapat talaga is high blooding ka talaga dyan. High blooding ka. Pero Attorney Harry Roque, kalma lang ng konti. Mainit ang panahon ngayon. Diba? Relax lang. Meron ka na bang katabing gamot sa high blood dyan? Baka mamaya. Tumawag po kayo, PhilHealth, dito kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. Noon at noon pa, pupuntiryahin ko po ang PhilHealth kapag meron pong kabalastugan. Napakalaking kabalastugan na naman po ang nangyari sa PhilHealth. Sangayon po sa batas na ating isinulong, lahat ng pondo po ng PhilHealth, lahat po yan dapat igugol para sa benepisyo ng mga miyembro. At kung meron pang butal, eh gagamitin para palakihin pang pondo na mas malaking benepisyo ang maibigay sa mga miyembro ng PhilHealth. Dahil ang ating adhikain po at ninanais ng ating sinulong po ang universal healthcare, eh wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang problema noon ng PhilHealth, kulang ang pondo, kaya kakaunti lamang ang kanyang benepisyo na naibibigay. In fact, dati, walang benepisyo kapag hindi ka na hospital. At dahil nga po sa ating universal healthcare ngayon, pati ang diagnostics, covered na po. Dahil mas mabuti pang maiwasan ang pagkakasakit kesa tuluyang magkasakit ang taong bayan. Pero nung kailan po, sangayon sa aking mga bubuit, inaprubahan po ng board dahil hiningi po ng Malacanang ang napakalaking halagang 90 billion galing po sa pondo ng PhilHealth para po, quote-unquote, for more noble causes. Ito po ay malaking kabalastugan. Ito po ay malversation of public funds. Ito po ay labag sa universal healthcare law na nagsasabi na walang pondo ang PhilHealth na dapat mapunta sa gobyernong pangnasyonal. Dapat po yan ibuhos sa mas marami pang benepisyo ng ating mga mamamayan nang sa ganun magkaroon na ng mas maagang katuparan ang ating pangako na wala nang mamamatay na Pilipino dahil lamang sa kahirapan. Tama yan. Kumbaga, kaya nga tayo kumukuha ng PhilHealth eh. Para kahit papano is makaawas-awas tayo. Diba? Malaking tulong yan sa mga kababayan nating na-o-ospital, yung may mga sakit. Pero kung ganyan ang nangyayari, ay napakahirap naman yan para sa mga kababayan natin. Diba? Hulog tayo ng hulog sa PhilHealth. Diba? Para makatulong sa atin, pero ganyan ang ginagawa. Diba?
imbis na pagtulong sa kapwa ang naiisip ninyo, bakit kayo gumagawa sa sarili nyo lang na intensyon? Diba? Kahit yung mga butal na nga niyan, pwede mong maitulong pa yan eh. Diba? Pwede mong idagdag dun sa mga gastusin ng mga kababayan nating na o-ospital. Oh, it's ko naman. Kaya nga, napakahirap talagang ano eh. Humanap ng matinong ano ngayon, ewan ko ba? Sino kaya magpapatino sa mga ganyan? Kailangan natin ng isang leader, no? Parang gano'n, no? Parang kailangan natin ng isang leader na handa talagang pumuksa sa mga ganyang korupsyon, sa mga gumagawa ng anomalya na yan. Yung talagang yung nasa puso niya ay ang mga kababayan muna natin. Hindi ang pansariling kapakanan lang. Anong noble causes ang inyong sinasabi? Yan ba ay para bumili na naman ng lagda para sa pirma? Yan ba ay para sa mga proyektong infrastruktura na pinakikinabangan ng mga politiko? Sko, pati ba naman PhilHealth nasasagasaan din? Nakukuha din yung pondo, ganun? Eh, Diyos ko naman, isipin nyo naman yung mga kababayan natin, kawawa naman. Diba, yung mga kababayan natin ang nagsasuffer. Eh, paano na masisipagin yung mga kababayan natin maghulog pa sa PhilHealth kung ganyan na lang lagi ang nakikita? Diba? Eh, kung ganun-ganun na lang, edi mag-ipong ka na lang sa sarili mo. Ay, no. Malinaw po ang batas! Kung dati ang problema ay kulang ang pondo ng PhilHealth, ngayon po, sumobra ang pondo. Bakit? Dahil sumobra ang pondo ng PhilHealth, eh dapat maraming nag... By the way ha, yung kapatid ng wife ko, kabago-bago lang nakalabas sa hospital. Okay? Eh, yung PhilHealth sana, kung totoong sinabi ni Atty. Harry Roque na tumaas yung budget na ng mga PhilHealth, eh dapat taasan rin yung mga allotted na madidak, no? If you are a PhilHealth member, dapat tumaas rin yung kaltas ng babayarin sa ospital. Alam naman natin na isa ito sa mga problema ng taong bayan sa Pilipinas, yung ma-hospital ka. Ang problema kasi ngayon parang ano eh, konti lang yung naibabawas ngayon. Ngayon nga sinasabi nga ni Sir na kung tumaas nga naman ang pondo ng PhilHealth, o katulad niyan, sobra-sobra, eh di dapat mas malaki yung ikakaltas ng ano do sa ospital, do sa babayaran ng ano ng pasyente. 'Di ba? Kaso nga lang hindi nangyayari yung ganun. Oh. Sana pupunta yung ano sobra. Sobra naman. Kaya nga sinabi ni Harry Roque no, parang mga ganun. Baka gagamitin lang sa mga ganun, ganto, ganyan, PI na naman. Ako magmumura na talaga. Grabe. Sobrang nakakahirap yung malaki yung bayarin sa hospital. At ito sanang PhilHealth ang isa sa makatulong guminhawa ang ating pamumuhay. O PhilHealth, kung sumobra ang inyong mga budget dyan, ibigay yan sa taong bayan. Ibigay nyo, lakihan nyo ang pondo, lakihan nyo ang ibigay ng mga nagkasakit, lakihan nyo. Para silang yung ano, yung inutusan, no? Bumili ka nga ng suka doon, bigay mo 100, tapos hindi na binabalik yung sukli. Tama yun, kung may sobra, dapat ibigay nyo, mas itulong nyo pa. Diba, hindi yung ganyan. Yung mga taong bayan naman talaga is hindi naman na ano sa paghuhulog sa PhilHealth. Eh. Siyempre, kailangan talaga yan, PhilHealth. Diba? Malaki ang tulong yan. Kasi kung wala kang mga ganyang mga benepisyo, tapos ma-hospital ka, is napakahirap talaga. Ang laki ng babayaran mo. Ako, yung nanay ko, na-hospital, diba? Doon siya nabawian ng buhay. Talagang malaki naman talaga ang naitutulong ng PhilHealth. Diba? Pero sa mga iba pang kababayan natin, gaya ngayon, nahihirapan sa buhay. Diba? Kung sakaling ma-hospital sila, kung ganyan naman ang naibaba, ang ganyan ang pondo ng PhilHealth, mas maganda kung malaki yung ano nila, ikakaltas dun sa babayaran ng mga kababayan nating nahihirapan na ma-hospital. Doon pa lang is malaking tulong na yun eh. Mas makikita pa ng mga kababayan natin kung ano yung ginagawa ng government natin ngayon. Diba? Kasi katulad yan, ang naiisip, o bakit ang laki-laki pala ng pondo, sobra-sobra pa, pero ganun pa rin ang kinakaltasan. Kinakaltasan, pero konti lang, ganun pa rin, hindi nagbabago. Diba?
Dapat ipakita nyo naman sa mga kababayan natin yung progreso na may nangyayari. Ang problema kasi hindi nararamdaman ng mga kababayan natin na merong nangyayaring progreso. Diba? Kaya sila nakakapagsalita o nakakapagkomento ng ganon. Pero kung may nararamdaman silang progreso, wala kayong maririnig na ganyan. Malaki na ang bawas na babayaran ng Pilipino? Oo. Bakit nyo, bakit pinakailaman yung ano? Bakit pinakailaman yung 90 billion? Totoo ba yan? Akait ang benepisyo sa taong bayan at dahil pinataas pa ang premium. At huwag niyong pong sisihin ang batas na ating isinulong dahil yung pagtaas po ng premium, nasa yan po ay... Kaya nga, Mix Duhina, mabuti nga Sir Donmar, may Malasakit Center na under ni Senator Bongo. Maraming natulungan maliban sa PhilHealth. Correct, di ba? Napasa loob sa isang implementing rules and regulation na hindi po kasama dun sa ating batas na isinulong sa 17th Congress. Totoo yun, eh, Malasakit ha. Marami talagang natutulungan yun. Malasakit ni Bongo. Totoo yan. Yes. Mahiya kayo sa mga sarili nyo at Malacanang. How dare you? Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung papinayagang tumaas na naman ang premium? Correct. Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay. Hindi nyo dapat i-grabe naman itong gobyernong ito. Kung totoo itong sinabi ni Atty. Harry Roque, ha? Dahil raw sa sobrang laki ng bumayad sa PhilHealth, no? 90 billion, imagine that one. Pwede yon ilagay itong pondong ito sa mga public hospitals. Yes. Alam naman natin yung mga public hospitals natin, walang mga kasangkapan nga. Yes. Kulang nga yung nag-iilog. Yung bang nag-unahan nga yun sa mga dialysis na machine? O doon yun. Bumili tayo ng mga... Grabe. O yun, ang daming dinadialysis ngayon. Pwede mong ibili ng mga gamit sa hospital yan. Pwede mong ibili ng mga dialysis machine yan. Diba? Kung sobra-sobra ang pondo, bakit hindi natin tutukan yung mga pampublikong ospital? Dahil marami talagang mga kababayan natin ang nagpupunta dyan. Diba? Dapat yun ang mas pinapaganda. Alam nyo kung walang mga anomalyang ganito, kung tutuusin, yung mga public hospitals natin is makukompleto yan. Parang magiging private yan eh. Ibig sabihin, hindi magiging private yung presyo ay magkakaroon sila. Parang matutumbasan nila yung mga kagamitan ng private. Diba? Mas marami kayong tulungan, matutulungang tao. Yun yun eh. Yung ipapakita nyo sa kanila, yung sinasabi ko nga kanina, yung progresong nangyayari. Pero hanggat walang nakikita yung mga tao na nangyayaring progreso, wala. Wala talaga. No? Ang taong bayan natin kaya nagluluklok ng mga leader ng bansa natin dyan para makatulong, para maayos ang mga yan, yung mga panggobyerno na paglilingkod. Kawawang bayan to eh. Kung totoo man itong sinabi ni Atty. Harry Roque, ha, I will research on this, na kinuha pa yung 90 billion na pondo ng ano, PhilHealth. Oo, hindi natin alam. Pero ang laki niyan kung tutuusin. Yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, ang laki niyan. Ang laki yung matutulong sa mga tao yan. Grabe. Yes, Donmar, tumaas na po yung babayaran namin ng mga OFW. Dati mababa. Grabe. Dati si Pangulong Duterte, sobrang mahal niya yung mga taga ano, yung mga OFWs. Ngayon, kung yung PhilHealth lumaki nang lumaki yung pera nila, gamitin sana ito sa mga medical ano, tama, mga kasangkapan. Pareho dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais yung pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo. Imagine mo, parang sa sariling kapakanan yun. No? Hindi Pilipino ang inuna. No? Kung gagamitin sa sariling kapakanan yun, binibitawan ni Atty. Harry Roque, mabibigat na akusasyon yun. Diba? Na, ngayon, kung ma-hospital ka, it will not go down from 20,000 below. It's 30,000 up. Siguro, sa mga mayayaman, maliit lang yan para sa kanila. Pero yung mga kababayan natin, tama, yung nandun sa bukid, kung ma-hospital sila, wala talaga silang maggasta na pera. So lahat na lang sana, dahil sumobra yung budget ng PhilHealth, ibigay ito sa taong bayan. Kung tutusin pa nga, bayaran ng PhilHealth lahat ng gastusin ng mga na-hospital nating mga pobre nating mga kababayan kasi sumobra yung mga ano ninyo.
Hindi. Kaya nga tayo nagmemembro ng ganyan para mapagaan ang buhay natin. 'Di ba? Kung sakali tayo'y magkasakit, na wag naman sana, 'di ba? Knock on wood. Malaki ang maitutulong sa atin. Hindi nyo, hindi dapat ito ginagalaw ng ibang ahensya ng gobyerno. Tama. O ibang hindi dapat galawin 'yan. Importante part ng government. Dapat hinayaan 'yan. 'Di ba? Tayo, kung magpapa-member tayo ng PhilHealth, nagbibigay tayo ng parang registration. 'Di ba? Tama? Nagbibigay tayo, 'di ba? Ito yung pundo ng PhilHealth. So, itong pondo na ito, I think monthly ba 'yan o may every year ba? I'm not so familiar, pero itong pondo na ito, ito po ay dapat maibigay, ha? Sa tungkol po sa medical problem natin sa Pilipinas. Hindi ito pwedeng galawin sa ibang ano. Okay, so let's wait for the other party kung ano ba ang reason dito. Bakit ginalaw yung 90 billion na sinabi ni Atty. Harry Roque? Dahil yung pong salaping yan, yan po yung nakalaan para sa kalusugan ng bayan. Hindi po... Correct ka, Atty. Harry Roque. Wag naman, ginagalaw pa nila yan eh. 'Di ba? Para sa mga tao na 'yan, bakit naman kung sa sariling kapakanan lang gagamitin 'yan, Mar Yosef naman, maawa naman tayo kay Juan. Maawa naman tayo sa mga taong bayan, grabe, ba't naman ganyan? Tayong lahat 'yung nagsasuffer sa nangyayari. 'Di ba? Ayusin niyo naman 'yan, oy. Kuyang para lapain ng mga politiko. Kaya galit na galit, uminit talaga siya. Matay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. Grabe. But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa So in fairness, no, kasi hindi naman maganda kung si Atty. Harry Roque lang ang kanyang side lang, ang kanyang paggalit, ang kanyang pag-init dito sa issue ng PhilHealth ang maririnig. Nananawagan pa si Atty. Harry Roque. PhilHealth. Ayan. Yan ang sinasabi ko. Kung merong ganyang mga salita o akusasyon na madidinig, 'di ba? Ang mga administrasyon, yung mga panggobyernong ano natin, dapat is magsalita sila tungkol diyan. Dapat ipaliwanag nila 'yon para maintindihan ng taong bayan kasi baka mamaya ayan na naman, kasuhan si Harry Roque, tanggalin na naman yung ganto, tanggalin. Hindi dapat ganoon eh. No? Dapat mas maganda yung ganyan na nadidinig nyo, nalalaman nyo kung ano yung nagiging pagkakamali na pwede nyo pang itama. Mas bibilib sa inyo yung taong bayan kung maipapaliwanag nyo ng maayos yan kung bakit nyo ginamit, kung totoo man yun. Diba? Mas maiintindihan namin yun. Kaysa yung kikilos kayo, oh, si Harry Roque, kasuhan natin yan, tanggalan natin yan, tanggalin natin kung saan nagsasalita yan. Ganun yun. Mali yun. Diba? Dapat ipaliwanag nyo kung anong akusasyon ito. Diba? Tumawag kayo sa SMNI, magpaliwanag po kayo. In fairness, ha? Para po patas tayo dito. Ano ba ang dahilan dito? Tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po hinulin namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan? Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Pinoy News TV at narinig nga natin, no, si Don Mar TV at si Atty. Harry Roque. Ayan, PhilHealth, hoy, gising! Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Okay pa ba ang mga PhilHealth ninyo? Comment lang kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!